gerade Wind. Hello again mga chong at welcome sa panibagong vlog ng Chong TV. At kung may mapapansin kayo sa video na to, bago nyo i-play, anong napansin nyo? Ano daw? Wala kayo napansin? Oh, sige, ulitin nyo, play nyo ulit. May ads na ako. May ads na ako mga chong. Okay, isa sa pinakamimithi ng mga baguhang YouTuber, kagaya ko, YouTuber, hindi yun YouTuber, maraming nagsasabi YouTuber, ang arte niya magsalita, YouTuber talaga yun, no? Okay, isa sa pinakamimithi ng isang baguhang YouTuber na kagaya ko ay yung mamonetize. So, pag-monetize ka na, mapapansin mo sa mga videos mo, sa umpisa, kalagitnaan, meron ng mga ads. Ang dami yan. Merong McDo, merong Lazada, merong Globe, merong Jollibee. At kung ano-ano pang ads, isang hamak na vlogger naman kagaya ko. Merong commercial ng Jollibee, merong commercial ng McDo. Ito yung pinaka-mimiki ng isang nag-uumpisang YouTuber, yung ma-monetize. So, paano ko nagawa ang monetization? Paano ko nagawa yung monetization? So, magbibigay ako ng ilang tips. Ilang tips sa inyo, mga chong. Para doon sa mga nag-uumpisa na mag-YouTube. Kung paano mapadali yung proseso ng monetization. So, panoorin nyo yung video na to. So, paano nga ba ma-monetize sa YouTube? Okay, ganito yan. Merong requirement na hinihingi si Lolo, kung tawagin. Si Lolo or si YouTube, meron siyang hinihinging requirements para tayo ay ma-monetize. So, ano yun? 1,000 subscribers. 1,000 subscribers at 4,000 watch hours or 4,000 watch hours ang kanyang hinihingi para makapag-apply tayo for monetization. Pag na-reach natin yung hinihingi niyang requirements, pwede na tayo mag-apply for monetization and then maghihintay tayo ng sagot sa email. Kagaya neto, yan ang aking diploma, ang aking monetization diploma email na natanggap ako sa YouTube Partner Program. So, ito yung ilang tips para madali nyo makuha yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Tip number 1, para mabilis ma-monetize, gumawa kayo ng mga video na mahahaba. Yung talagang sobrang hahabang video. Yung siguro mga 1 hour na video or 2 hours. Oh, ito ah, para dudamat tayo mga chong, no? Pag ang video nyo, isang oras ang haba. Equivalent, so 1 watch hour kapag merong isang tao nanood no ng buo. So, kailangan mo lang ng 4,000 views doon sa isang video na yon na worth 1 hour ang haba para mabuo mo yung buong requirements ni Lolo. Kaya lang yung si Lolo, si YouTube, si Lolo. So, kailangan gumawa kayo ng mahabang-mahabang mga video. Mga isang oras na video. Sa isang oras na video, pag merong 10 taong nanood niya ng buo, 10 watch hours na agad yun. Konti na lang ang bubunuin mo. Pakonti ng pakonti. Gawa ka ng gawa ng video. Pagkatapos, mahaba mo na. Habaan mo. Kasi hindi views ang nare-require yung watch hour. So, yun ang kailangan mong buuin. Yun ang kailangan mong paghirapan. Para sa watch hour tip, gumawa kayo ng mahabang videos. Yeah! Okay, tip number 2. Para sa mga subscribers, gusto nyong magkaroon ng subscribers, huwag kayong mahihiyang magpa-subscribe. Kanino kayo magpapa-subscribe? Umpisahan nyo sa nanay nyo.
tatay nyo, mga kapatid nyo, mga pinsan nyo, mga kapitbahay mo, mga klase, mga kasama sa work, mga may crush sa'yo, mga crush mo, i-chat mo lahat yun. Baka pwede po kayong mag-subscribe sa channel ko. 1,000 katao lang yun. 1,000 persons ang kailangan mag-subscribe sa'yo. Huwag kang gagawa ng mga fake accounts para lang mag-subscribe sa'yo. Kasi wala din yun eh. Kahit mag-subscribe yun sa'yo, hindi yun manonood kasi fake account yun. So ang yayain mo na mag-subscribe sa'yo, yung mga kilala mo. Huwag kang mahiya, hindi masama. Hindi masamang makiusap. Baka pwede nyo naman akong tulungan. Subscribe naman kayo sa channel ko. Okay lang yun. Tapos, sa mga groups, sa mga friends, humingi ka ng tulong. Gandahan mo yung content mo para kahit na mag-subscribe sila sa'yo, panoorin ka nila. Gandahan mo yung content mo. Okay? So, ayun na. Nabanggit ko yung content, no? Tip number 3. Gumawa ka ng isang content na doon ka magpo-focus. For example, mahilig ka sa mga cellphone. Mag-vlog ka tungkol sa mga cellphone, gaya ko. Mahilig ka sa mga pagkain, sa mga luto-luto. Doon ka mag-focus. Gawan mo ng team. Gawan mo ng team yung iyong vlog. Huwag yung, halimbawa, nagba-vlog ka tungkol sa mga motor, moto-vlog. Pagkatapos, magba-vlog ka naman tungkol sa mga pagkain. Parang medyo, pag nag-uumpisa ka, kailangan mag-focus ka sa isa. Kasi, doon ka tututukan ng tao. Doon ka nila panonoodin. So, kung mahaba yung video mo, nabanggit ko kanina, tapos na-subscribe sila sa'yo, nabanggit ko rin kanina, tapos pinapanood nila yung mga video mo, aabangan nila yan, unti-unti mapapansin mo, nag-build up ka ng watch hours. Unti-unti napapansin mo, nabubuo mo yung requirements ni Lolo. Kaya yun, tip number 3, mag-focus sa isang content na pinakagusto mo, yung passion mo. Dadating yung time, magbablog ka. Halo-halo na kapag sikat ka na tulad ng mga sumisikat ng mga vlogger na yun, di ba? Yun, tip number 3, focus on your content. So, tip number 4, mag-livestream. Yung livestream kasi, malaking tulong yan dun sa mga naghahabol ng watch hours. Yung watch hours kasi, yun yung bilang kung gaano siya nanood. So, kung magla-livestream ka ng mga 3 hours, mayroong isang tao na nanood sa'yo sa loob ng 3 oras na hindi ka iniwanan. 3 watch hours yun. Kung 10 sila, di 30. Kung 100 sila, di 300. So, ibig ko sabihin, hindi ko naman sinabi mag-live kayo ng 3 hours. No? Ang sinasabi ko dito, gumawa kayo ng constant na live stream, consistent na live stream. Kung para sundan yun ng mga tao. Ako, inaamin ko, nagla-live stream ako gabi-gabi para mabuo ko yung 4,000 watch hours. So ngayon, nabuo ko na, monetize na ako. Tinutuloy ko pa rin yung live stream ko. Nagpapasalamat ako dun sa mga tumutok sa akin, mga tumulong sa akin. Ayun, mag-live stream ka, makipag-interact ka dun sa mga subscribers mo. Mas lalo mo silang maikilala. Lagi silang manonood sa'yo. Yun, kasi, syempre, kapag nag-uumpis ang vlogger ka, meron kang potential na sumikat, meron kang potential na makilala. So, pag may kaibigan silang ganun, paski ako eh, masarap sa feeling. May kaibigan ka na nag-YouTube, nangangarap, sumikat, magkaroon ng magandang future. So, ayun, maipag-interact kayo sa mga tao sa live stream, gumawa kayo ng live stream, malaking tulong yun para mabuo ninyo yung inyong 4,000 na watch hours tsaka 1,000 subscribers. Yeah! Chong TV! Ayos ba yung tunog? Okay, yan yung tunog ng graduation. Kasi nga, graduate na ako! Monetize na ako! Maraming salamat sa inyo, sa panonood, sa akin lagi. Kaya ngayon, monetize na ako. Sana nagustuhan ninyo yung simpleng vlog na ginawa ko. Konting tips para makatulong sa mga naghahabol, sa mga nawawala ng pag-asa. Huwag po kayong susuko. Kayang-kaya po natin yan. Pagsikapan po ninyo, basta sinasabi ko lang dito, yung 4 na tip na binigay ko, tip number 1, gumawa ng mahabang video, huwag mahiyang magpa-subscribe sa mga kakilala, sa mga kaibigan, kahit hindi mo kakilala, makiusap ka.
Pagkatapos, gandahan mo yung content mo, gumawa ka ng isang content na doon ka magpo-focus. And finally, yung pagla-livestream ay napakalaking tulong po niyan para mabuo natin yung requirement. So, paano mga chong? Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget yung subscription button. Subscribe kayo sa channel natin. Napakalaking tulong po nito sa akin. Sa aking family, maraming salamat po. See you again.